Puno ng pagsisisi si Janet Napoles nang ilahad ang nalalaman sa pork barrel scam. Sa kanyang ikalawang affidavit, humingi si Napoles ng tawad sa Diyos at sambayanan. Nagsisisi raw siya sa naging papel sa anomalya. Pero giit niya, biktima lang daw siya ng maling sistema na inakala niyang normal o tama at naaayon sa batas. Hangad daw niyang maiwasto ang maling sistema at handang isiwalat ang iba pang sangkot. Pero hindi ito umubra sa mga idinadawit na senador. Plano pa ni Senador Coco Pimentel na kasuhan si Napoles ng perjury sa anyay pagsisinungaling at libel sa mga nanira sa kanya. Ayon kay Napoles, nag-ahente umano para kay Pimentel ang dating asawa nito na si Jewel at isang Louis Cruz. Although separated na po kami, I asked her and she denied it. The affidavit is deceptively presented such that all of a sudden, Louis Cruz, who is the friend of Napoles, is now being labeled as my agent. Itinanggi rin ng ama niyang si dating Senador Aquilino Pimentel ang alegasyon ni Napoles na isang Mon Arsenas ang nag-ahente para sa 14 milyong pisong halaga ng proyekto noong 2003. Kilala mo naman yung tatay ko, hindi naman siya nakikialam din sa kanyang PDAF at hindi nga siya narilisa ng PDAF no kasi sa opposition siya. I'd like to absolutely deny that I have any dealings with her. Tinutuloy ko yung hamon sa kanya, kahit saan, kahit kailan, magharap-harap tayo, malaman ng tao kung sino nagsasabi ng totoo. Pinabulaanan din ni Senador Chis Escudero ang kwento ni Napoles na binigyan niya ang senador ng pondo para sa kampanya noong binalak nitong tumakbo sa pagkapangulo noong 2010. To begin with, sabi niya 2010 daw yun. Noong 2010, nangangampanya na ako para sa Noybi. Hindi ako kandidato. Kwento ni Napoles, binigyan din niya ng perang pangkampanya si dating Senador Manny Villar, bagay na pinasinungalingan ni Senador Villar. Do you think naman kailangan ni Senator Villar? Inilista rin ni Napoles si Mrs. Villar bilang isa sa mga kongresistang nakatanggap noong 2004 na mga computer sa ilalim ng proyekto ng DOTC. Di naman PDAP yun eh. That's a project of DOTC at tinanggap namin na computer. Hindi ko na nga matandaan kung sinong school yung tumanggap ng computer na yun. Ikinalungkot naman ni dating Senador Loy Estrada ang pagkakadawit sa kanya. Ayon kay Napoles, si Ruby at Butch Tuason daw ang nagdala sa kanya ng mga proyekto ng dating senador. Inalukan din daw siya ng artistang si Matt Ranillo ng mga proyekto ni Estrada. She was surprised why she was included in the list. So I think it was his late chief of staff who was the one who was dealing with the office of Ms. Napoles. Nabanggit man sa affidavit, ikinatuwa naman ni Senador Bongbong Marcos ang kwento ni Napoles na hindi niya kailanman nakilala ang senador. I'm very, very happy that in the affidavit of Ms. Napoles, she has validated what I have said from the very beginning. I have not met Ms. Napoles. I have never had any dealings with her. Isang Maya Santos na nagsilbi umano kay dating Pangulong Arroyo ang tinurong nag-ahente para sa mga proyekto ni Marcos. Si Maya Santos din ang tinurong nag-ahente para sa mga proyekto ni Senador Loren Legarda na nagkakahalaga ng 24 milyon pesos. Hindi raw niya nakilala si Legarda at kausap lang si Santos na 50% umano ang kinukuhang komisyon. Halos 39.5 milyon pesos ang naibulsa ni Maya ayon kay Napoles. Sagot naman ni Senador Legarda, paninira lang ang lahat ng ito. Hindi raw niya kailanman nakaugnayan si Napoles. Giit niya, napunta ang kanyang pork barrel sa pagpapatayo ng mga silid-aralan at sa mga sektor na nangangailangan. Itinanggi rin ang tanggapan ni Senador Gringo Onasan ang kwento ni Napoles na isang attorney Danny na miyembro umano ng staff ng senador ang kumuha ng 3.7 milyon pesos para sa isang proyekto. Walang naging empleyado si Onasan na attorney Danny sa Senado. Si dating congressman at ngayon budget secretary Butch Abad ang itinuro ni Napoles na nagturo sa kanya na kailangan magtayo ng NGO para makapagtransaksyon sa gobyerno. Bottom line, kung ikaw magnanakaw, gusto mo itago. Eh walang ginawa si Secretary Abad kung hindi ilantad na ilantad yung proseso ng paano magbabudget, paano ginagastos. Nakiusap din si Napoles na huwag nang isama ang pamilya sa mga kinakasuhan at ilaglag na rin ang kasong plunder laban sa kanya. Mga bagay na ombudsman na ang magpapasya. Willard Cheng, ABS-CBN News.